We appreciate pala yung ating visitor from Santa Cruz, Lubao, si Mark De Leon. Mag-isa lang siyang pumunta dito. And we appreciate yung kanyang presence. At nawa tayo lahat ay makinabang sa salita ng Diyos ngayong umaga. Well, last Sunday, while the world celebrates Father's Day, limang kalalakihan ang supposedly dapat ay magkakaroon ng unforgettable adventures of their lives. But as we all now know, the adventure went to become a nightmarish tragedy. Lulan ng Ocean Gate Titan submersible, ang lima na ito na di basta-bastang mga personalidad sa kanilang mga fields, gusto nilang ma-experience ang once in a lifetime na opportunity na makita ang Titanic shipwreck na nasa 12,500 feet ng Atlantic Ocean. Ito yung tinatawag na Rich Man's Adventure dahil 13 million pesos per person ang bayad lang naman dito sa dalawang oras na pagdadive bago ma-reach itong Titanic wreckage. Well, after 1.5 hours, ay biglang nawalan ng komunikasyon, and after a few days, they were declared dead as a result of this catastrophic implosion na terminology ginamit ng mga rescuers. At ayon sa kanila, milliseconds lang patay na ang mga taong nakakaranas ng ganito sa extreme underwater pressure sa karagatan. And let me use that word catastrophic. Sino mag-aakala na ang mga bilyonaryo at milyonaryong ito na nagpunta sila sa isang lugar na katulad ng Atlantic Ocean pero hindi na pa sila makakabalik ng buhay at wala man lang nagawa ang kanilang kayamanan, wala man nagawa ang kanilang karunungan, may historian doon, may engineer, may mga businessmen, wala mang nagawa ang kanilang mga kaya sa kanilang fields para sila ay makaligtas. Walang nagawa ang kaalaman ng isang expert sa Titanic history. Napakasaklap ng ganitong catastrophic experience. Well, in a sense, ganito ang pinaunawa ni Yahweh kay Asaph na pinakita ng Diyos sa kanya ano ba yung kahantungan ng mga taong kinaiinggitan niya, ng mga unbelievers. Pinakita ng Panginoong Diyos na nung dumating siya doon sa sanctuary, sabi ni Asaph, "From there I understood their end." Nakita nila, nakita niya ang kahihinatnan ng mga tao na walang pananampalataya sa Diyos pero seemingly nagsasaya sa kanilang mga buhay na kinaiinggitan ng ating mananampalataya. At ito ngayon ang isang bagay na gusto nating makita as we end our series dito sa Psalm 73 na finally si Asaph nakaahon na siya mula sa pagkalugmok sa mga earlier verses. Basahin natin ang Psalm 73 verses 18 to 28. Kung mapapansin nyo, magsisimula ang verse 18 sa word na truly. Matatlo ang truly dyan at sinasabi ng iba, this is the proper way to make an outline dito sa movement ng Psalm 73. Let me read to you the infallible, the inspired, inerrant word of God. Verse 18, truly you set them in slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors, like a dream when one awakes. O Lord, when you rouse yourself, you despise them as phantoms. When my soul was embittered, when I was pricked in heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast toward you. Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel. And afterwards, you will receive me to glory. From whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me,
It is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Thus ends the reading of God's word. Ilang beses ko na rin na nabanggit sa inyo ng Psalm 73 ayon kay Alec Matir that this is one of the most rhapsodic and uplifting passages sa buong book of Psalms. So in other words, kung may makikita ka one of the best psalms that there is, this is one of those few psalms. And ang psalmist, pinipicture niya dito beautifully yung harsh realities ng pilgrim life, that there will be highs and lows sa pananampalataya. There will be those moments or episodes where we can only say or see yung magagandang mga bagay sa buhay ng mga unbelievers. Parang tayo ay magiging bulag sa ating mga sariling mga pagpapala. There will be those moments of careless and spiritual neglect. And pag nakita natin yung blessing ng Diyos sa mga mananampalataya, sometimes we take them personally. Magtatampo tayo sa Diyos. Ito yung makikita natin sa Book of Psalms, sa Psalm 73 kay Asaph. We can murmur sa sarili natin kung paanong minsan, kahit sa inyong mga pamilya, kaibigan, magkakapatid, di ba? May kailangan ka, ikaw ang nagpipray, baglang imbes na sa'yo mapunta at ikaw ang binigyan yung tao o yung kapatid mo, kaibigan mo na hindi nangangailangan. We can murmur, ako yung nangangailangan. Ako yung nananalangin ng ganito, bakit sa unbeliever binigay ng Diyos? O kaya naman, kahit meron siya, okay lang na i-bless siya ng Diyos as long as i-bless muna din ako ng Panginoon. After all, ako yung anak ng Diyos. So, mga kapatid, we experience this kind of pagtatampo or mga tantrums din natin sa Diyos. Hindi na tayo dapat magmaang-maangan pa. Asaph has written in paper what is also in our hearts. At kahit di na tayo lumayo-layo pa, itong si Asaph, temple singer at servant of the Lord. Yet, he was never immune na pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. That's why we studied and we learned na sa first sermon natin that when faith gets difficult, the prosperity of the wicked can cause envy even to the seasoned saints. Yan ang katotohanan na nangyayari. Then we saw his further descent to the abyss of doubt and despair. Inisip niya, aba kung ganito na lamang pala ang nangyayari sa buhay pananampalataya, anong silbi na nagtitiwala ako sa Diyos? Anong silbi na naglilingkod ako sa Diyos? So kung ginaganito lang pala ako ng Panginoon, nagsiserve ako sa Kanya, pero ang blessing, ang pagpapala sa mga unbelievers, what good is this life if I remain faithful to Him? So I'm gonna cut the wire and live and walk out. Dito, mga kapatid, makikita natin ang isang bagay na takot man tayong sabihin pero naiisip marahil ng iba sa atin. Then Asaph has verbalized this spiritual dilemma na nararanasan ng mga mananampalataya. At iniisip natin, it is not worth it to live with this kind of faith. Kaya sa part 2, nakita natin that faith becomes pointless and worthless when God's saints terminate its value on the temporal. Pag tinitingnan natin, kinukumpara natin ang ating sarili sa mga believers and we are using that metrics of temporal blessings, talagang matatalo tayo, mapapa-question tayo sa silbi ng pananampalataya. But a true believer like Asaph knows how this foolish mindset is. Kaya nga, imbes na sabihin niya sa mga tao, magreklamo siya, yung gumulo sa isip niya, naisip niya kapag nagsalita siya, pwede siyang makatisod. And he used that language of covenant betrayal. Asaph was afraid na matisod o maidala niya sa impyerno, makapag-commit ng covenant betrayal siya at ang mga tao na makikinig sa kanya. Kaya itong mga unholy complaints niya sa Diyos at sa ministry, kinip niya.
Thankfully, hindi ito parang sumabog sa kanya, nakaabot siya doon sa verse 17, which our man rises now from the ashes, he experienced a genuine turning point. He went to the place of worship, the sanctuary, sanctuary or the place where the people of God congregate, and then doon sila sumasamba. At doon nakita natin si Asaph, he begin to understand na itong mga taong kinainggitan niya, paano pala sila dinideal with ng Diyos. That is why the last message we have heard, that amid doubt and discouragement, turning to God in worship may not offer instant solution, but it is a promise, or it is a life-changing communing presence. There is that promise of life-changing na turning point. Kaya hindi dapat tayo magpabaya sa mga pagkakataon na makakaroon tayo ng worship, pagpunta sa congregation ng Panginoon, because these are the times where God transforms this usual na mga pagsamba into turning points sa ating mga buhay. Well, nakita natin dito sa verse 17, hindi naman nagbago ang kalagayan ng mga unbelievers. Hindi naman sila naging mahirap. Ang naging nagbago dito ay si Asaph. And he is now ready to enjoy these new heights of his relationship with God. At kung noon ay nakikita niya lamang ang mga advantages ng wicked in this life, here comes the opposite. Here comes the reversal. This is the legit turnaround. Nagkaroon talaga siya ng tunay na turning point mula this, since because simula ngayong verse 17 hanggang papuntang 18 hanggang matapos, mag-iiba na yung mga pronouns. Dati sinasabi niya they, them, they enjoy the fatness of the earth, their violence is their necklace. Nakatutok lang siya sa mga unbelievers, sa positive things sa kanila. But now kinakausap na niya ang Diyos, nagko-commune na siya sa Panginoon. And you know, there is that great hope when we begin to commune with God. Imbis na kausapin mo ang ibang tao sa iyong mga problema na makakasama lamang, but when you begin to commune with God, there is genuine hope, because this God is so compassionate sa ating mga mananampalataya. So there is this turning point. From doubt, there is now faith. And from complaints, now there is realizations and gratefulness of what he has in this life. And let me ask you, what does Asaph have in this life? Ano ang meron siya? We cannot say riches, because yun ang sinasabi niya na kinaiinggitan niya sa mga unbelievers. Hindi ang mga wicked, sila ang may riches. Wala rin siyang comfort, because according sa kanya, para siyang natutorture araw-araw kapag nakikita niya ito, because he is under great affliction. Wala din siyang power. He is not king. Well, ano ang meron si Asaph na nasasabi niya ngayon na okay pala ang kalagayan ko? He also doesn't have this fatness of the earth, the trouble-free life that he mentioned in the earlier verses. You know, Asaph realizes that what he possessed now led him to pen in what James Montgomery Boyce said, some of the finest expressions of true spirituality in all the Bible, which deserves to be memorized by every Christian. End quote. Itong verses daw na ito dapat i-memorize daw ng bawat Kristiyano, because these are the best of true expressions of spirituality. And James Montgomery Boyce is mentioning verses 25 to 26. Anong sabi dito ni Asaph na realization? And I quote as this, verse 25, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Napakagandang
poem, napakaganda ng structure, napakaganda ng salita, but most of all, ang nagpapaganda dito ay yung pananampalataya sa likod ng mga salitang ito to the point na naging hymns, lyrics ito sa mga hymns natin. In other words, Asaph now knows what he has, and for him, he has the better and the good portion in this life. At alam niyo kung ano yung good portion na yon? He has the best portion in life because he has God by his side. And that is the best, the message sa atin this morning. The best portion on earth is not riches nor comfort, but God himself. This is the realization of Asaph. Nagrereklamo siya, tiningnan niya yung wicked, nakita niya yung possessions ng mga wicked, nainggit siya. Pero later on, nang sinabi niya, meron siyang portion forever, na-discover niya kung ano yung dinisenyo o binigay ng Diyos sa kanyang pamana. Alam natin, yung kinainggitan niya, sa verse 4, ginamit niya yung word na shalom, yung prosperity, the covenant blessing. Ang sabi pala ng Panginoon dito, na-realize ko na, ang covenant blessing ng Panginoon sa akin, hindi mga blessing, kundi the blesser. Not the gift, but the giver. Ito yung portion niya. Hindi ang earth, kundi yung creator ng earth. Hindi ang mga bagay na na-enjoy ng mga believers, kundi yung Diyos na gumawa ng mga blessings na ito. This is for Asaph, the best portion on earth, and he has that best portion sa kanyang realization. If this happened to Asaph, then it can happen sa atin or maybe happening right now. And some of us here today, marahil nagko-complain tayo. We are creatures attracted masyado sa prosperity ng mga unbelievers, riches and comfort. You know, they have that power to attract even the children of God, to change them from grateful creatures to complaining earthlings. They can make the world look good while God seems miserly. Yan ang kayang gawin ng comfort at riches kapag hawak ito ng unbelievers. Kaya niyang pagmukhang madamot ang Diyos. Kaya niyang pagmukhang paraiso ang kasalanan. But the final section of Psalm 73 puts everything into right perspective and stops this madness and this malady at na pinopropagate at ini-influence sa mga children of God. Because here, Asaph is about to launch his third and final surely, or yung truly. Sa verse 1, andun yung truly, God is good to Israel. And then sa verse 13, wala sa English versions natin, but nandun sa original, truly all in vain have I kept my heart clean. So, ito yung tatlong truly or surely, ngayon, resolution na ng reality ng Diyos. Nawa ma-remind tayo dito sa message na ito, na tiningnan ni Asaph at naging maayos siya, pero tiningnan niya yung end, the end point of everything, both the wicked and the righteous, in order to find out why we are able to say with full confidence that to have God in this life is the best, the better, the good portion. So how did the psalmist conclude that God is his best portion in this life? Dalawang realization. Bakit ang Diyos ang best portion mo and you have this best portion? Number one, because they do not have God, the end of the wicked will be grim. And number two, because they have God, the end of the righteous will be glorious. So with this, maintindihan natin ngayon si Asaph, bakit nakaya niya ngayong sabihin na God is his portion and he has the best portion on earth? Because number one, ang mga wicked, wala silang Diyos, and therefore, ang end nila will be grim. Take note na hindi niya dinideny ang kanilang present na advantages, ang kanilang mga kagalakan, ang kanilang riches, ang mga nagpapakasasa sila with these good things, and Asaph's envy of the wicked dissolved when God showed him their ultimate destiny.
Di ba sa verse 17, when I came into your sanctuary, therefore I understood their end. In other words, nung nakita niya, naisip niya, pinakita ng Diyos, ano yung end nila? Ang tinitingnan kasi nitong si Asaph, nakatingin siya sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga bahay. Nakatingin sila sa kanilang mga posts, sa kanilang mga travels, nakatingin siya sa mga bank accounts nila. Pero ang sabi ni Yahweh, may hindi ka nakita sa kanila. At ito yung dapat mong tingnan para ma-realize mo kung dapat mo silang kaingitan. Why don't you try to look at their end? It isn't true na dito, yung bigger picture ang gustong makita ito ng Diyos. Asaph's change happened when he saw the bigger picture. Tingnan nyo sa verse 18. Ang sabi niya dyan, Lord, na-realize ko na itong mga unbelievers, you set them in slippery places. Alam niya, mga believers, yung sila rin ay madaling mamatay. Pero ang sabi niya, dinescribe niya mga unbelievers na nandun sila, naglalakad sila, nag-e-enjoy, mayaman sila, nagpapakasasa. Pero ang paglalakad nila ay nasa madulas na sahig. Nakaranas na ba kayo ng naglalakad sa madulas sa sahig pero wala kayong kakapitan? Yung footing ninyo, it is so shaky. In other words, gustong ipakita dito ng Diyos, masaya man sila pero may suddenness ang kanilang fall, ang kanilang ruin. You make them fall to ruin. God assures the wicked of their defeat in the end. Wala kang makikita dito na wicked, nag-triumph siya sa Diyos. Pwede siyang magmukhang triumphant ngayon at masaya siya. Pwede niyang sabihin, walang kwenta ang pananampalataya ninyo. Ako na masama. Ako pa yung nagiging mas okay. Eh, di ba yung kinote ko na isang philosopher, nagnakaw siya, sacrilege, mga bagay sa templo, umuwi siya nang wala mang siyang ano. Kaya sabi niya, tingnan niyo yung uselessness ng faith. Hindi kailangan ng morality. Na may taong pwedeng gumawa niyan at magsabi niyan, pero walang taong magsasabi that in the end, they triumph against God. Si Voltaire na nagsabi na after 25 years, Christianity will be forgotten. After 100 years, Christianity will be forgotten. But after 25 years, his house became a publishing house ng Bible. So verse 19, how they are destroyed in a moment. Remember, nandun na naman yung suddenness ng kanilang end. In a moment, their prosperity will turn to peril and punishment. Sabi sa verse 19, they are swept away by terrors. In other words, yung judgment ng Panginoon, it will be hard and terrible. May terrors that they will be swept away. Ang swept away dito parang tubig, yung baha, rumaragasa. And alam natin, this is a symbol of judgment, yung na-drown sa water sa Old Testament. These are people that are being judged by God. Pero ang gusto kong makita nyo dito, yung in-emphasize yung suddenness na parang wala silang makapitan, hindi sila sure. Parang nakikita natin sila, nagsasaya sila, pero wala pala silang sinasandiganan. Hindi sila wala silang assurance, wala silang sturdiness. Katama si Jesus Christ, sila'y mga foolish people na nagtayo ng kanilang mga bahay sa sand. Nang dumating ang ulan at bumaha, their houses went crumbling down. Ito yung napakaganda ko rin na nakita na language dito, like a dream when one awakes, you despise them as phantoms. Sabi na ni Yahweh, at sabi ni Asaph, na-realize ko na, nagsasaya sila. Nagsasaya sila ngayon. Pero ang pagsasaya nila parang panaginip. Alam mo yung panaginip? Pag nananaginip ka, feel na feel mo, kala mo totoo. Pero totoo hanggat hindi ka nagigising. Ang sabi ni Asaph, yung nakikita ko, kinainggitan ko, ay parang panaginip lang pala sa kanila. Na pag nagising na sila, tapos na. You will despise them as phantoms. So in other words, Lord, dinidelay mo lang pala yung punishment sa kanila. Pero kapag gumising ka na, pag ginising mo na sila, you will swiftly punish and their prosperity would be nothing. It is just like a dream. Alam nyo, ang experience ng dream is you really think,
Napakatotoo. Until you are awakened and you realized it is not real. It is the fantasy of your subconscious mind. In other words, parang nagsuswipe si Aesop, sinasabi niya, this is the victory of the wicked. It's just the fantasy of their subconscious mind because, again, the metrics is they do not have eternity. And that is the point. The grim end of the wicked now in the hands of God affirms, or if you're comfortable with the word justifies, but I think the better word is affirms, the wisdom of living by faith. Di ba problema niya kanina sa verse 13? Eh kung ganito palang buhay, hindi na lang ako sasampalataya. Iwan ko na lang ang Diyos. Ngayon, biglang nagbago. Dahil nakita niya yung ending ng wicked, suddenly ngayon, ina-affirm na wise nga naman pala ang mabuhay na may pananampalataya, hindi sayang. Ang mabuhay na may pananampalataya, ang sayang ay mabuhay ka nang wala kang pananampalataya. Ang sayang ay maging prosperous ka pero wala kang Diyos. Ang sayang ay maging matagumpay ka sa iyong career pero walang Diyos. Ito yung sinabi ni William Carey, he's not afraid of committing failures but he is afraid in succeeding where God is not that success na makukuha niya. He's afraid of succeeding at wrong things. E di ba, ang daming mga promising young men sa ministry. They are so gifted. Yet, pag dumating ang challenge, ASAP level ng pagsubok sa kanilang buhay, they would have to choose. Would they forsake their comfortable lives? Will they forsake itong bagay na ito that they hold dear for this one thing na gustong ipagawa ng Diyos sa kanila? You will have those moments. Lahat tayo will have those moments. I had my moments sa ganon even before ako nag-asawa sa pagpastor, wherein I was confronted with that decision, would I choose to continue in this? There are many things that I will not be able to do to fulfill the dreams of my parents for me. And for sure, hanggang ngayon, nararanasan ko ito at nararanasan nyo ito. The fate of the wicked was viewed from a temporal perspective, not an eternal one. Kaya nga nainggit itong si Asaph. Kaya mga kapatid, in their earthly comfort, nagiging object ng envy ang mga unbelievers. But on the perspective of condemnation, they become objects of our pity. Mas maaawa ka. Mas maaawa ka sa mga mayayaman na artista. Sa mga mayayaman na mga ito. Di ba kayo naawa dun sa limang tao na yon? Yung isa 19 years old, he wanted to please his father para sa Father's Day. Takot siya pero he did it. Para ma-please niya yung father niya. It was an adventure of a lifetime. Yet, nakakalungkot, nakakapanlumo. They had this power, they had this money. Pero nung nandun sila sa lugar na yon, probably, let's just say na totoo yung naubusan ng oxygen. Well, of course, wala na yon. But sabi ng iba, imagine nyo sila, they can have their everything they have. May mga pera sila, pero sa oras na yon, they would rather na nandun sa kalagayan mo kahit wala silang pera, basta buhay sila. Ipagpapalit nila lahat ng meron sila nung nandun sila. Mabuhay lamang sila. But it was not granted to them. Yet here we are, trying to be envious at these people. That's why we have to take care sa ating mga mata. Yung mga mata natin sa nakatingin. Nakatingin ba sa kanilang Porsche? Nakatingin ba sa kanilang mga comfort, sa luxury nila? Oh, they will be objects of envy. Try to think of their end. You will begin to pity them. You will begin to see yung kanilang luxurious lives like a dream, an activity merely of the subconscious. No matter how good it is, pwede ba yon yung habang nag-enjoy ka? Yung
nanaginip ka, tapos ang saya, ano, yaman-yaman mo sa panaginip mo, tapos ginising ka, galit na galit ka. Ba't mo ako ginising? Kakainin ko na yung lechon eh. Pero lahat ng natutulog o nananaginip, kailangan magising. Asaph's blunder was that he lived in that dream. Inisip niya yun ang totoo, yun ang mananaig. At nag-reason siya ng ganun. Kaya itong si Asaph, nakikita natin, eh katulad lang din natin siya. Sabi sa Psalm 1:6, "For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Again, end point ang tiningnan ng Psalm 1. Sinabi niya, "Blessed is the man who sits not in the counsel of the ungodly, at hindi siya nag-i-stand in the way of sinners." At sabi niya, blessed siya, hindi siya katulad ng unrighteous. Bakit? Magiging parang chaff. They will perish. Perishing, the end point. Death is an effective tool of our faith sa, para maramdaman natin that it is wiser to have faith. Nangihina tayo kasi hindi natin nakikita yung end point. It also teaches yung ganitong bagay. Alam nyo yung Ocean Gate CEO na si Stockton Rush. Nakita natin sa kanya, pinagmalaki pa niya doon sa video na nireject niya yung mga advice ng submerging community. Ginamit niya is carbon fiber. Carbon fiber ginagamit sa space. Pero sabi ng iba, tulad nila James Cameron, na expert sa ganito, ay magkakaroon to ng weakness pagdating sa tindi ng unforgiving pressure ng underwater. And then, may yung CEO na to, di ba? Finar niya yung mga 50 years old na pataas at mga white men. Probably woke. Pero ang point dito na gusto kong ipakita sa inyo, these are the unbelievers. Kapag meron silang inisip, di sila marunong makinig. Kahit nasasabihin mo ng salita ng Diyos, salita ng ganito, sometimes they become unreasonable. Ang point ko dito, kinainggitan mo yung isang state na walang kakayahang sumampalataya sa Diyos. Ikaw, meron kang Holy Spirit. Kahit na ikaw ay namumuhay sa kamalian, pag dinatnan ka ng salita ng Diyos, what happens to you? You are a believer probably who is not rich, but then you have the Holy Spirit na nakakaligtaan mo. This is your greatest possession on earth. Nananahan siya sa iyo. Merong assurance na kahit ikaw ay nagmamatigas, malaki ang tsansa at hope na ikaw ay pwedeng maitama. Itong CEO, eh, pinagmalaki pa na ito yung gagamitin niya. And now, it has been confirmed na implosion na nangyari. Probably doon sa mga materials na nangyari doon sa deep sea submergence nila. That is why my challenge dito sa atin, withhold your complaints against God's providence because it will always prove to be wiser than you. Si John Flavel ito, na kahit na nakakatakot sambitin ito, ito ang katotohanan, ito ang dapat ipanalangin natin na mercies ng Diyos na manahan sa atin na kapag dumating ang ganitong pagkakataon, we will not curse the wind that blows that lamp, sabi ni Samuel Rutherford. Sabi ni Samuel Rutherford, gusto mo ba ng isang tao na masyado siya nag-e-enjoy sa maraming liwanag, mag-enjoy siya sa Diyos? Sabi niya, patayin mo lahat ng mga liwanag na ine-enjoy niya. At sabi ni John Piper, kapag pinatay niya yung mga liwanag na yun at ang liwanag na lang na galing sa Diyos, tiyak siya. Then in that dark cell na kulong kasi si Samuel Rutherford, he will begin to enjoy that one source of light na meron siya. And John Piper said, may we not curse the wind that blows off our lamps. Eh, di ba, pinapanalangin natin, masanctify tayo, ma-focus tayo, but then God suddenly blows out these lamps and then we will curse the wind na nagbo-blow dito. Lawakan mo pa
ang general na kalagayan, ang pananaw mo sa general na kalagayan ng mga believers. Ang dapat mong gawin sa challenge natin is, huwag mong kalimutan yung dark side ng kanilang buhay. That you don't just see the facade. You don't just see the enjoyments that they have. Try to imagine that they are also creatures groping in the dark. Na may mga panahon sila na ignorante sila, they do not know ang mga bagay na mangyayari, na sila ay mga tao na nakahawa, walang pinangahawakan, pero napakadulas ng sahig. Many times, ganun ang kalagayan nila. They are envious sa atin. Ito ang hindi natin naiisip minsan. We all think na ito lang tayo, tayo lang ang may kulang. Look at the end game. The end game will give you that assurance that whatever happens, you will remain victorious. Walang magtatagumpay na unbeliever. Ito yung, di ba, napaka, pag alam natin ang score sa basketball, alam natin yung mga movies, kung ano yung ending, minsan spoiler, pero hindi ka na kakabahan because you know kung ano na yung ending. Even when we acted like a wild beast, sabi dito sa verse 21 and 22, sa 20, sabi dyan, when my soul was embittered, when I was pricked in heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast toward you. Nakita nyo, kapag hindi ka nakatingin sa ending ng mga unbelievers in their condemnation, si Asaph, he realized that nag-aka ko bilang ignorante, walang alam. Napakayabang ko pala magsalisalita pero wala lang pala akong alam. At sabi niya, I acted like a beast toward you when he envied the wicked and the prosperity of this wicked. Eh, ang beast dito, ito yung mga taong walang faculty of thought. Ito yung mga taong walang spiritual wisdom. They only act according to their instinct. They only act according to their animal senses. So in other words, kapag hindi tayo tumitingin sa ending ng mga believers at kinainggitan natin, we are just operating doon sa ating pagiging tao without our spiritual side. We forget that we are creatures with souls. We are Christians. We do not look dito lang sa mundong ito, kundi maging sa susunod na buhay. So in other words, kahit na gaano na katindi itong nakikita natin, may ganitong experience sa verse 22 ng pagpapakumbaba and realization. I was brutish and ignorant. All the more na hindi mo kailangan at hindi mo dapat i-curse yung hangin na ng providence sa buhay mo because of this reality that we may prove to be brutish and ignorant. Or we will have our beastly moments. We will have our animal-like decisions. Mga hindi nakapag-isip according sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nakakapag-isip. Nag-ooperate tayo based sa ating mga laman, sa ating bare na pagkatao. And we say na tao lang tayo, ganito. But Asaph reminds us we are not just men. We are spiritual men. Pinapakita dito ni Asaph na tayo ay mga creatures na inintend ng Diyos na mag-operate based sa ating spiritual life, sa ating morality. We do not excuse our sins just by saying we are men na nagagawa natin ito. So therefore, if you do not want na mag-operate based sa senses mo, you always try to think of the end game, of the end point. I'll give you an example. Kapag hindi mo tiningnan ang end point na ikaw ay haharap sa harapan ng Diyos, o kaya naman na hindi mo nisip yung rewards na bibigay ng Diyos o hindi, maaaring magpabaya ka sa spiritual life mo. Maaaring sabihin mo, ligtas naman ako. Sabi naman ni Paul Washer, hindi pa ba sapat na pupunta ako ng langit? Imagine mo, ginawa mo, pag vineponize mo pa si Paul Washer of all people, pa,
Yung gusto na lang nung tao na lagi bukang bibig nun, ay kabanalan sa'yo. You weaponize mo pa. After all, sabi naman ni Paul Washer, hindi pa ba sapat yung langit na yun? Ay kailangan pa ba ng rewards? But if we will have that kind of thinking, we might end na hindi natin iniisip yung mga ibang bagay, maa-atake tayo ng kaaway. Alam niyo ang point ng Ecclesiastes, ay ng Psalm 73 parang Ecclesiastes, na kapag tiningnan mo ang mundo ng mga unbelievers, parang magiging nakakainggit. Pero sa Ecclesiastes, sabi niya, pag pumunta ka sa death ng isang tao, doon marirealize mo yung end ng lahat ng tao and there will be instruction. Kapag tumitingin tayo sa panghinaharap at sa mga end points ng buhay, sa end ng mga unbelievers, mas nagiging wiser tayo. Hindi ba ang powerful sermon that was ever preached in on American soil is entitled Sinners in the Hands of an Angry God? We all know the title, but do you know the passage of the text? The passage of that text is Deuteronomy, the passage of that sermon is Deuteronomy 32:35. And the Bible says in Deuteronomy 32:35, their foot shall slide in due time. At pinicture dito ni Jonathan Edwards na ang Diyos, ang unbeliever daw ay nakatayo sa isang sahig na madulas pero walang hawakan. Pero kailangan niya maglakad at maglakad. At ang nagpapanatili na lamang sa kanya na hindi siya nadudulas at nabubuwal ay ang pleasure ng Diyos. Para daw nakaaraw yung Panginoon at konting pitik na lang yun ang inihintay. Pero ang Diyos for some reason ay hindi niya binibitawan ang kanyang daliri dun sa araw na yon. At kapag binitawan na yon, these people will slide in due time. At dito, literally, talagang kumapit sa mga pillars ang mga tao when they heard this sermon. And it was true. Kapag nare-realize natin at na-imagine natin ang suddenness, ang ating kawalan ng pag-asa at yung kawalan ng assurance natin na hindi tayo ganong kalakas, hindi tayo ganong kasecure sa mundong ito, hindi tayo, titigil tayo sa ating kayabangan. Ang mga believers na ayaw sumampalataya sa gospel, ito yung mga taong tingin nila sa buhay nila, secured sila just because they breathe. Just because they have life. Just because they have money, they have work. Pare-pareho lamang kayo, hindi naman kayo katotohanan. But then again, ang buhay mo ay nangangailangan pa rin ng tagapagligtas because it will slide in due time. Yung wala ka kay Kristo, you are a sinner in the hands of an angry God. Lumapit ka sa Panginoon and don't be part of these people na the end of the unrighteous will be grim. Maraw about sa verses 23 to 28, because they have God, the end of the righteous will be glorious. Sabi sa verse 23, nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will receive me to glory. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So Asa finally found comfort and contentment in his lot in this world. And that is, God is his portion forever. Napakaganda. Ito yung pinuproblema. Alam nyo, kapag binasa mo Psalm 73, you might think na ano kayang bibigay na sagot? Naingit siya doon sa riches ng mga believers. Pwede kayang isagot ng Diyos. Okay, sige, papalitan ko yan. Dodoblihan ko yung riches. But you see, God is not cruel like the prosperity gospel preachers na kapag naingit sila sa kayamanan, they want money. Ang gusto nila ay pangako ng Diyos na bibigyan sila ng maraming pera. Pero dito, pinakita niya ano yung pinaka-assurance niya? Ano yung lot? Ano yung binigay sa kanya? Ang binigay sa kanya, hindi lamang good, hindi lamang better, but the best. Na-realize niya, hindi ko kailangan tumingin sa kayamanan nila. Ang kailangan kong tingnan is meron ba silang Diyos? At ako ba ay merong Diyos o wala? That's what matters most.
Ang ganda nung sabi niya, his heart fails. Pwedeng mag-fail ang kanyang puso. Kung magtitiwala siya sa kanyang puso, mag-fail siya. Kung magtitiwala siya sa kanyang pag-aari, yung strength niya, mawawalan siya ng kalakasan isang araw. Tatanda siya. Siya ay maghihina. Pero ang galing, sinabi niya ang strength ng kanyang heart at ang portion niya forever is God. Sabi ni Arthur Weiser, nowhere else in the Old Testament is the power of faith in God to master life so profoundly grasped in such purity and strength, nowhere so forcefully formulated as in the nevertheless uttered by faith, which the poet of Psalm 73 commits himself to God. Ano nakita natin dito, mga kapatid? Ang gustong ipakita ni Arthur Weiser is that ang itong psalmist, nung sinabi niya yung nevertheless, it was a total surrender. Nevertheless, I am continually with you. Buti na lang, hindi ako nagpabaya. Buti na lang, humawak ako sa iyo, tinawakan ako ng Panginoon. That is why the point here is that faith gives us the confidence of possessing future realities despite being clouded by present difficulty. May pananampalataya siya at kahit wala siyang kayamanan ngayon, nakita niya na ito yung kanyang pag-asa, yung mangyayari sa susunod. Ang ine-emphasize dito ay sino ang meron ako sa langit kundi ikaw. Wala na akong i-desire. In other words, hindi na siya nakafocus dito sa mundong ito. Nakafocus na lamang siya sa susunod na mundo na meron siya. And that is of course the eternal life. This is the blessing na naghihintay sa mga may pananampalataya. Alam nyo, ito yung pagpapala ng pananampalataya. Huwag mong ilaban ang pananampalataya dito sa mundong ito. Talagang magkukulang yan. Faith is intended para sa'yo na itawid ka sa susunod na buhay. Ang faith ang inintend ng Diyos para magkaroon ng sense ang pamumuhay mo ngayong panahon na ito. Parang sa mundong ito, very unstable, napakaraming risk, napakaraming at stake. Pero dito napakaganda ng kanyang naging resolution, ang Diyos ang aking portion. E ano ngayon kung yumaman sila? E ano ngayon kung makuha nila ang fatness of the earth? E ano ngayon kung meron silang ganito? Pinapakita sa atin ni Asaph ang isang mature form of theology. The theology that God, according kay Piper, God is the gospel. Ito yung i-aim natin. Hanggat hindi natin matatanggap, mga kapatid, na ang pinaka endpoint ng ating faith ay ang Diyos, we will always doubt our faith. We will always question yung validity at yung value ng ating pananampalataya. Pero kapag nakita mo na nasapatan ka na sa pagkakaroon ng Diyos, it answers everything. And challenge is that resist the persisting temptation to invest our lives in this life rather than in life eternal. May persistent temptation ito sa atin na gagawin mo ito. You know, while we live gratefully here on earth, hindi natin madedeny na habang marami tayong blessing dito at may silbi ang pananampalataya natin dito at kailangan natin ang pananampalataya dito, Reformation taught us that we should not be so heavenly minded that we have no earthly use. But we cannot deny the fact that in this life, ang talagang pinakamaraming mga joys and blessings ng ating faith ay ang mga susunod pang buhay. In other words, ito yung magiging awkward at anomaly. You are portraying yourself as a person na may pananampalataya sa susunod na panahon, yet you do not invest much in thinking of that next life. You are not investing much. So, iniisip mo yung value ng susunod na mundo. Ang lagi mong naisip ay itong mundong ito, itong panahon na ito. That would be an anomaly. You see, the much of our joys and blessings are yet to come. So in other words,
discover more of those things that are yet to come. The beginning of the very best ay yung end times ng Kristiyano, when there will be judgment. So in other words, if you are a Christian today, the reason bakit masyado kang mareklamo, masyado kang maraming sinasabi sa mundong ito, sa iyong pananampalataya, sa pagkilos ng Diyos, ay probably ay sabi ng sermon natin noong nakaraan, naging myopic katulad ni Asaph ang ating pananaw. Try to look ahead. Try to look in advance. Alam nyo, sabi niya dito, the strength, God is the strength of my heart. Tapos binanggit niya, He will put an end to everyone who is unfaithful. So in other words, kabaligtaran sa mga faithful. And what is yung gusto kong ipakita dito? Ang magkakaroon lamang ng advantage dito sa mundong ito, hindi yung may pera. Ang tunay na may advantage ay may pananampalataya. Because darating ang araw, these unfaithful people, the faithless, will be judged. The greatest commodity is not riches, not power, but faith. This should be your prayer. And let me tell you, brother or sister, faith is beautiful according to the last verses of Psalm 73. Bakit ko nasabing beautiful ito? Because it allows you to enjoy the future with excitement. Hindi pa binibigay ng Diyos ang lahat. Ina-anticipate mo pa lang. At anong gagawin ng Diyos para ang faith mo maging beautiful? Yung testing niya ngayon na nirereklamo mo. Yung mga bagay na nararanasan mo ngayon na akala mo, bakit ganito ang nangyayari sa akin o bakit hindi ko magawa itong bagay na gusto kong gawin? Bakit itong pinagpipray ko? Wala ito. You know what makes faith beautiful? Because God allows you to experience itong mga ganitong mga affliction. Kaya nagiging beautiful ang faith, because if there are no more affliction like this, there will be no more testing like this, then you will need faith. Makikita mo na lahat itong mga bagay na ito. Because pagdating sa susunod na buhay, you will need no longer faith. So retain the beauty of faith. By what? Not complaining on the providence of God, but trusting more in the God of providence. Ang problema is we complain sa providences of God, we fail to trust the God of providences. Napakaganda ng pananampalataya, may mga bagay na hindi ka pa alam, may mga bagay na hindi mo pa makuha ngayon. Pero ano ang assurance sa'yo na tama kaya ang nilalakaran mo? Ang assurance mo ay ang Diyos ng Biblia. Doon nakasandig ang faith mo. Hindi kay Buddha, hindi sa kanino mang tao, sa God ng universe. Kaya palitan mo ng joy ang iyong fears o yung discomfort o yung complaints pag may difficulty. Replace them with faith in the Lord. Because according dito sa verse 27 and 28, but for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of your wondrous works. Ang ganda. Paano nagsimula ang Psalm 73? Sa word na good. Truly, God is good to Israel. Pero yung good na yon labas sa ilong. Oh, alam ko naman, good ang Diyos. But this time, nag-end ang Psalm 73 with good, but it does not come from the nostrils, it now comes from the heart. At ang sabi niya, mabuti na lang, dumikit ako sa Diyos. Buti na lang, mas nag-decide akong lumapit sa Diyos. So kapatid, may mga bagay na hindi pa natin naintindihan ngayon. May mga bagay na hindi pa natin nakukuha ngayon. Ang sabi ng Psalm 73, nandito na ang inspired, inerrant, infallible solution. When there are doubts, don't go near to an atheist. Don't go near sa isang nagko-complain. You go near to God. Kasi sa paglapit mo sa Diyos, you will find a refuge.
you will find a God who cares for you. Si Elizabeth Elliot, nag-spend siya ng 2 years ministering sa Waidani tribe. At nakita niya ang mga tao doon, kung mapapansin niyo sa mga hindi nakakaalam, nag-minister siya after na namatay yung kanyang asawa, si John Jim Elliot. Bakit pinatay na yung kanyang asawa, pero pumunta pa rin sila? Because before that, yung 5 missionaries na ito, may understanding sila. If they will be attacked, they will not attack back. And there is only one reason. According to them, these 5 missionaries are prepared for eternity, the Waidani tribe are not. Again, with that perspective, the gospel triumphs. It changes our perspective. It changes the world. Suddenly, yung wars, yung hatred, machi-change. If there are this kind of perspective na instead na magalit ka sa unbeliever mong pamilya, kamag-anak, kaibigan, you will begin to pity them and pray for them. May nanloko sa yung unbeliever? Imbes na magalit ka, ipag-pray mo siya ngayon. Because nakikita mo ang end point niya. Nakikita mo may pananampalataya ka. And after all, this is the Lord Jesus did. Nung siya ay naharap sa ganun, he prayed for them, he blessed his persecutors. He was gentle. He looked to that joy that was set before him enduring the cross. At yan ang tunay na pagsunod at pananampalataya. No wonder he became our Savior. He was our Savior. So the best solution in times of perplexity is now in these inspired words of Psalm 73 verse 28. It is good to be near God. Malayo ka ba ngayon sa Panginoon? Anong problema mo ngayon sa buhay mo? Ang tanong, ano mang problema na yan, eh, nagdo-draw near ka ba sa Diyos? Do you draw yourself nearer to God? At sa mga iba sa inyo, that means you draw near to Jesus Christ, the truth, the way, the truth, and the life. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At sa atin, we draw near to God in good conscience because we know we cannot have all the answers, but we can have that God sa ating tabi. Let us pray. Father, we thank you for the ending of our sermon ng Psalm 73, and may we were led back sa katotohanan na ito, na nangyayari ito sa amin, and then there is that freedom, that liberating truth ng pananampalataya. Hindi sayang ang aming pananampalataya. Panginoon, katulad ng sabi ng Psalm 73 verse 28, it is good to be near God. At nawa ito yung aming decision ngayong hapon o ngayong umaga, that we will be nearer to you anuman ang problema. Marami sa aming mga pagsubok noon, if we will just be honest, we were made far from you. Mas lumayo kami sa iyo. Mas naging mapagduda kami sa inyo. But now, Lord, give us that grace and mercy that when these problems and difficulties come, may we say to ourselves, we have drawn nearer to you than before. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen.